tingnan ko na to sa ano, pulmonologist yung parade ko, yung result ng x-ray. Time check, 4:30. Lang 30. Sa manunugos sa panangkatauhan nga mao si Jesucristo kanini kay kini mao kada sa manunugos sa pagtunay kasabutan ang dugo kay wala lang kaninyo kada sa mga tao aron ang mga sala. Ikot muna kami ni Prelin saglit. Malay mo, makakain kami, diba? Wala akong kakilala dito eh. Meron, pero hindi ko na alam kung asan sila. Wala nang connection. Dati pa yun noon, mga kaklase ko sa nursing. So, ikot-ikot tayo, malay mo makakita at saka makakain kami. O, diba? Dito kami dati, pagpupunta dito, ayan, naka-pumboat.
Ito daw yung munisipyo nila eh. Nasa likod ako ng munisipyo. Si ano? Ferdinand Magellan. Alam niyo ba, pumunta talaga ako dito kasi dati, nung maliit pa ako, sabi ni Mama, tuwing malapit na yung birthday ko, nagkakasakit ako. Kaya, one time daw, nasa hospital siya noon, na-hospital ako, nag-ano talaga siya na sana gagaling ako kasi isisimba niya ako dito. Yung panaad ba, familiar ba kayo niyon? Kaya, gumaling ako. Ngayon, sinimba niya ako dito. Yun na, taon-taon yun dati, dito kami, pumupunta kami dito dati. Nagsisimba pag fiesta, nag-ano ng kandila. Kaya ngayon, sabi nga ni Mama, di ba, nagkasakit ako. At sabi ni Mama, punta nga ako dito. Kasi yun nga, nasabi niya na may panaad siya sa akin. Kaya pumunta ako dito ngayon. Hindi ko na lang nga dinala si Shanley kasi madaling araw ako umalis eh. Siksikan kasi dito, dinadagsa talaga to pag fiesta. Sobrang sikip noon. Ewan ko ngayon ha. Pero meron namang other way pwedeng magpamboat kasi nagpapamboat kami dito dati pag pumupunta. Ano din doon, siksikan. Kaya umikot na lang ako malayo dito sa highway ako dumaan. Nagmotor lang din ako. Ayoko isama si Shanley na pag nagmotor ba. Kaya sinama ko to si Frylin. Mga maya-maya lang naman yan. Uwi na kami kasi si Mama lang doon at si Shanley. Grabing pawis. Ang init talaga dito. Mukha ko napaka oily pa oh. Ang dali lang pala, 30 minutes lang yung takbo pa Magallanes to dito sa Butuan. Kanina hindi ko nakita kasi minto-hinto kami ni Prelly na hanap pa namin. Katapos nagkumain pa kami ng pandesal sa sa daan. Akala ko pa naman makaano kami doon makakain, wala talaga, walang makitang kakilala. Kaya umuwi na kami ni Frelin. Saktong pag-uwi ko dito, kagigising lang ni Shanley. Alam niyo, may natutunan talaga ako sa pagkasakit ko nitong ngayon. Kasi kadalasan pag nagkasakit ako, 'di ba, napapa-check up ako diyan lang sa public hospital. Kasi nga sa akin, sa totoo lang ha, iniiwasan ko talaga kasi yung anong tawag nun, yung bayad ba sa doktor na 500 kasi yun. Kasi itong nasa isip ko, sayang din yung 500. At least, pwede na yung pambili ng gamot, pangdagdag sa pambili ng gamot. Yun ang iniisip ko. Ngayon, ito pala ay mali. Yan ang natutunan ko ngayon ha. Kasi nga, kung hindi sana nagpa-check up ako kaagad sa espesyalista, so sana nalalaman ko kaagad. Ang tagal ko rin kayang nag-suffer, mga 4 months din yata. Ilang buwan din yung sleepless at night ako, hindi ako makatulog. At saka, siguro na-stress na rin ako kasi sa kaisip ko yung nahirapan akong huminga. So yun nga, ito na. Nung bumisita ko doon sa pulmonologist, naluha talaga ako sa sinabi niya kasi nga pinakita ko yung parang film ng x-ray ko. Pagkatapos binasa niya rin yung result, yung sa parang remarks ng radiologist. Kasi ang nakalagay doon streaky, nakalimutan ko na, something ganon. So sabi ko sa doktor, kasi 'di ba hindi ako kaagad nakapunta ng pulmonologist kasi yung si Shanley nga, marami siyang activities sa school at saka nagkataon rin na weekend, so Lunes ko na siya na bisita. So ngayon kasi nga stress na ako kung talaga yon yung result ko. So nagbabasa ako dun sa Google. Na-stress ako lalo nung mga nabasa ko sa Google kasi yun nga, hindi malingat pero yung iba naman. Basta, sobra akong nag-alala.
So yun, binigyan ako ng doktor ng ano, mga resita. Ang dami. Sabi ko sa doktor, sabi ko, "Doc, nag-take na ako ng antibiotic na yan." Kasi before ako pumunta dito, pumunta na ako doon sa BMC Hospital at niresitahan ako ng doktor doon. Tapos tinanong niya ako kung ilang take ako sa antibiotic in one day. Sabi ko, 2 times lang. At saka may isang antibiotic din na iba na isang beses sa isang araw. Bali, 3 din. Pero sabi niya, yung ano pala, co-amoxiclav, dapat 3 beses ko yun inumin. At saka, yun nga, ang dami niyang niresita sa akin. Ngayon, sabi ko na sobra akong nag-alala kasi yung nakita ko doon na may dark, small dark shadow doon sa baga ko. Nag-alala nga ako, diba, dati. Kasi nga, yung mga almost 20 years din yata akong nag-yosi dati na sobra talaga, chain smoker ako. Kaya yun ang ipinag-alala ko. Sabi ko, "Doc, stress na stress talaga ako kasi ano-ano na ang naiisip ko." Tapos sabi niyo, alam niyo anong sabi ng doktor? Sabi niya, "Hindi ako nag-alala para sa iyo." Na napatingin talaga. Sabi ko, "Talaga, Doc?" Sabi niya, "Oo. Ang gawin mo, inumin mo lang yung mga neresita ko. Lahat yan, tapusin mo. Pagkatapos, magpa-x-ray ka ulit bago ka bumalik dito. Dalhin mo yung lumang x-ray mo at saka yung bagong x-ray mo, i-compare natin, titingnan natin." Ganun ang sabi niya. Alam niyo yung dibdib ko na ang sikip na, at saka yung isip ko na sobrang hindi ko alam. Para talaga akong nakaano nun sa ano, sa alapaap. Na ano ba, nawala lahat nung pagkasabi niya na ano. Naluha talaga ako nung sinabi niya na, "Alam mo, hindi ako nag-alala para sa'yo." Sabi ko, "Ay, salamat." At saka yun nga, sabi ko, nang pagkalabas ko doon sa clinic, sabi ko, sana noon pa pala, doon na ako pumunta sa espesyalista. Sa pagtitipid ko, tingnan mo tuloy, ang dami kong na-stress na ako. Tsaka, yun nga, baka lalala pa yung sakit ko kasi, sabi nga ng kaibigan ko, yung ganyan mo, hindi na yan kung basta na lang. Kasi 4 buwan na eh. Hindi, huwag mong hintayin na yung lalala. At saka diba sabi nyo nga rin sa akin na magpa-check up na kasi baka lalala. Yun nga, at nalaman ko rin na may namaga pala dito sa lungs ko. Tsaka, hindi na masyado yun na kwento ng doktor. Basta sabi niya lang na inumin ko yung mga gamot ko na nireseta niya. Grabe pa ito pa. Kasi, nung pag-uwi ko dito, hindi ko pa na-take kaagad yung gamot. Kinabukasan na. Ngayon, may na-take ako na, Diyos ko, sobrang pait! At saka, no, ang nakalagay kasi doon sa reseta, dapat ano siya, 10 pieces, pero 5 lang siya, good for 10 days kasi. Ngayon, nag-message ako doon sa secretary na kulang yung gamot na pinadala niya. So, ano, sabi niya, "Balik ka na lang dito," bumalik ako. Katapos, tinanong ko talaga sa kanya, sabi ko, "Ito bang gamot na to? Ganito ba talaga to? Ang pait niya, sobra, ang pait. Talagang, alam niyo, nakakatolerate ako ng kahit parang anong klaseng yung gamot niyan. Pero yun, grabe, hindi ko pa na, ano yun, naranasan. Dito talaga dito, naninigas to." Nung nag-tinay ko siya, sabi ng secretary, kasi yun daw yun, ang gamot ng ano, yung namaga dito sa ano ko, sa baga ko. Yun pala yung talaga ang pinakagamot. At ito pa ang ikinatuwa ko. Kasi tinanong ako ng doktor kung ano yung mga iniinom kong gamot. At saka yung mga tinitake ko nga. Ganon. Sabi ko sa kanya, kasi meron din akong ano, yung ginagamit na yung gamot ng pang asma. Alam niyo ang anong sabi ng pulmonologist? Sabi niya, "Wala akong asma." Kita niyo,
yung sinabi sa akin doon sa ano sa public hospital na kasi siguro kasi doon lang ako lumalapit sa mga doktor doon na general yata lang sila. Hindi talaga sila ba mga espesyalista. Tsaka nung pumunta nga ako doon, nasabi ko nahirapan akong huminga. Kung naalala nyo, nandun yun sa vlog ko. Na sabi nga nila may asthma ako kaya ako yung puff. Ngayon, sabi ng doktor, wala pala akong asthma. Kaya maganda na talaga yung lalapit ka sa espesyalista. Ano talaga ang ikinatuwa ko sa pulmonologist na yun? Kasi nawala talaga yung mga ano ko ba, mga takot ko. Ano siya, napaka-positive niya. Alam niya talaga dalhin yung pasyente niya. Kasi kung siguro nga, kung may mabigat man akong karamdaman or something serious, yung hindi kanya sasabihan na ganito, yung parang ma-stress ka lalo. Basta yung gagaan yung loob mo, yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. So ngayon, ang saya-saya na naman ni Bisaya. Ang saya ko talaga. Tsaka at least ito sa itong sa nangyari sa akin, may lesson learned at tsaka yun nga dapat pag sa health hindi na ako magtitipid. Kung ano man yung maramdaman ko, hindi na ako yung pupunta pa doon sa public hospital. Gusto ko na kaagad yung ma-actionan ba at malaman. Iba-iba talaga pag espesyalista, no? Kaya maraming salamat sa mga advice nyo sa akin. Kasi karamihan talaga sa inyo yun ang advice na pumunta ng pulmonologist, magpa-konsulta doon. At di ba ngayon, as in, ang saya-saya ko na. Tsaka, ang ganda na ng ano ko, oh. Ano pa naman, hindi pa tapos yung medication ko, mga merong may gamot doon na 15 days ko siyang i-take. Tsaka yun nga, sabi ni mama nung may sakit ako dati, naikwento nga niya, diba, na dati pag kada birthday ko talaga nagkakasakit ako. At tsaka yung nasa trabaho na ako, yung malaki na nga ako, alam niyo, sa totoo lang halos kadalasan, mostly yan. Pag malapit yung birthday ko, may big problem talaga ako. Ganun yun. At saka, yun nga, nung sinabi ni mama sa akin na magsimbang ako doon kasi may panaad siya doon kay Santo Rosario ang panaad ni mama. So, ngayon, sabi ko kay mama, hindi naman ako makapunta doon kung ganito ako kasi ang dali ko lang yung hinihingal ako. Kunting yung trabaho hinihingal ako. Pagkatapos yung ubo ko as in ang pangit, parang kumakahul na aso. Tsaka yung nakakahiya pa kasi pumuputok talaga siya. Tsaka ang sakit dito ko kahit saan na yung sakit. So sabi ko kay mama, pag ma-okay ako, pupunta talaga ako doon. Kaya yun kanina na nagpunta talaga ako doon, nag-ano ako ng kandila. Tsaka yun, pasalamat ko na sa tagal-tagal na panahon, at least nakapunta ako doon, nakabisita ako doon. At thanks God rin na bumalik kami dito na we are safe. Okay kami ni Frelin. Kasi first time ko kaya magbiyahe ng motorbike na ganun kalayo, 30 minutes. Malayo na yun sa akin kasi dito lang naman ako dito sa syudad, school lang. Tsaka sa palengke, dito bahay, ganun lang naman yung biyahe ko sa motor. Kaya natuwa na rin ako na safe kami nang dumating dito ni Frelin. Kaya red lipstick si Bisaya ngayon. Hindi nyo lang alam, hindi ko ma-express masyado yung gaano ako kasaya. Sobrang saya ko, kaya pagpasensyahan nyo yan ng red lipstick ni Bisaya. maraming salamat sa inyong lahat. From the bottom of my heart, I love you all sa mga sa support nyo sa akin, sa mga yung mga inspiring word ninyo, yung mga comment ninyo. Thank you so much. I love you all. God bless. God bless. Mwah!
Lollipop. Tsaka si Shanley, tingnan nyo. Oh. Thanks God at okay na siya. Very healthy. Now you're happy, baby? Huh? Say, I love you all. I love you all.